Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. O ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Magtukas ka ng isipan kahit talo may natututunan. Di mo lang alam at di mo maintindihan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kanya-kanyang dayan. Pepito Panaloto, swerte mo ay todo-todo. Napunta sa'yo lahat ng buwena sa... Ano kayo sa quiz kanina? Kayo? Basta ako, hindi ako naka-zero. Ako 17 lang. Ikaw, ilan ka? Isa lang. One ka lang? Wow, isa lang naman talaga ako ah. Ikaw din, isa ka lang. Tapos siya. Tapos sila. Iwan ko sa'yo. Tignan ko si Keji! Oh my gosh! Ang pogi niya! Iludan! Uy, ako nga dyan. Ikaw, ilan ka sa quiz? 30 lang. Naknampucha. 30 lang? E 30 items yon. Madali lang naman. Sana all matalino. Gusto ko kasi magtrabaho sa ibang bansa, kaya nag-aaral ako ng mabuti. Doon ako magpa-fashion designer, tapos sisigat ako dahil sa mga magagandang damit na sinisenyo ako. E kayo, habang buhay na lang ba kayo magiging pala mo? Mga wala talaga kayong pangarap. Nakikita ko na agad ang future ng tatlo. Si Bubay magiging mahirap ang buhay at aabusuin ng mga tao dulot ng pagiging tanga-tanga at slow niya. Si Baby naman ay magiging palamunin ng buhay at baka mag-sideline bilang konduktor kapag nainginuman siya. At si Mimi naman ay mag-aasawa ng tambay at pag-aanak ng maaga dahil sa kiringkingan niya. Habang ako, isang independent woman na titingalain ng mga tao. Sana mamili siya. Kala mo sino mayaman? Bakit sila nandito? Akala ko ba nasa ibang bansa silang lahat? Hindi nila ako pwedeng makita. Daw, bundat na kotse. May ganun bang kotse? Tanga! Hoy, ikaw Mimi, tigilan mo ngayon kaka-fresh mo. Hindi porkat nakapangasawa ka ng freshman eh. Frenchman? Si Mimi nakapag-asawa ng Frenchman? Naway lahat. Ako nga, wala pang jowa. Dahil gastos din palang na-stress na ako. Sus, ikaw ang magaling na surgeon na sa Canada eh, Dr. Baby Yard. Ito naman kaibigan natin, businessman na sa New York. Opak, ano ka dyan? Bunga lang ng pag-isikap. Deserve natin lahat to, no? Si
Si Puro kaya, ano na kaya nangyari doon? Ayun na, siyempre magsasabi kayo ng mga masasama sa akin, mga walang hiya. Alam ko, maririnig ko lahat. Miss ko na nga yun eh, successful na rin siguro yun ngayon. Ang talitalino kaya nun? Oo, sayang nga lang at inilayan niya tayo dahil wala rin tayong pangarap sa buhay. Di-distract lang tayo. Ramdam ko ay pinarurusahan ako ng Diyos. Sa sobrang yabang ko yata noon ay kinarma ako. Sa sobrang pagmamalito sa inyo, itong pinapariwara ang buhay. Sana may balik pa ang panahon at hindi ko sila binaliwala. Hindi porke ako ang nakakataas at panahon ngayon, ay grabe na kumalitin ko ang iba. Wala pala akong mararating sa yabang na mayroon ako. Sana'y pinahalagaan ko sila. Ngayon na sila ay nakakalipad at ako ay kinakain ng lupa. Ngunit kaano man kataas ang narating nila, nagawa pa rin nila akong naalala.